You may be seated. Thank you so much, Lord, for giving us this day. Na nakapag-whole day tayo. No? Jesus, no, samahan tayo ni Jesus. Tapos tayo din ay no, mag-ingat. Face mask, face shield. No? Pati sa pagkain mamaya, avoid talking muna. No, kain lang ng kain. No? Avoid talking, tapos kung hindi mo siya ka-bubble, hindi mo siya ka-grupo, so medyo, basta ano lang, alalay lang. No, para tuloy-tuloy ang service natin every Sunday. Thank you, Lord Jesus, for yung mga pasasalamat kanina. Sabi ko, Lord, thank you. Sabi ko, no, kino-confirm mo talaga kung ano yung mga dapat natin pag-uusapan. No? You know? All for the glory of Jesus. No. Wala nang iba pa. No, 'yun ang prayers natin. No. Sabi, eh, Brother Sam, hindi pa ako sanay diyan eh. No. Basta andiyan ka lang, masasanay ka rin. No. Ito lang alam ko eh. Ibigay mo, dadami 'yan. No. That is why 'yun yung sabi natin, when we are in the ministry, when we are in the pulpit dito, forget about yourself. No. Do it all for the glory of Jesus. No, wala nang iba pa. No, gawin mo lang. Natatakot ka. Sige, lahat tayo nininervyos. Lahat tayo may kaba. E paano magkamali ako? Ititawanan mo sarili mo. No? Wala namang magkukondemn sa'yo dyan pag nagkamali ka. No? Basta yan, binibigay mo sa Diyos, magugulat ka na lang. No? Delight yourself unto the Lord and He will give you the desire of your heart. No? Hindi ibig sabihin na malaki ka agad yung desire mo na, Lord, ito talaga. No, hindi ganyan. Lord, sana pag upo ko dyan, kailangan master ko na. No, hindi ganyan. No. Lahat nag-uumpisa sa walang alam. No. Pero pag tinuloy-tuloy mo lang yan, makikita mo, eh, sabi nga namin, pag hindi mo i-expose ang sarili mo rito, hindi ka talaga mag-i-improve. No. Pero kami ni Brother Larry, Brother Roland, kahit i-expose namin ang sarili namin dito, hindi kami mag-i-improve sa music. Sa kanta, never kami mag-i-improve dito. But we have found our place. No? Kung saan lang kami pwede, di doon kami. Pero kung mayroon namang iba, kung saan sila, di doon sin sila, we must take our part. Silipin natin, yun bang, sino kayang susunod kay Brother Raymond? No? Sino kaya ang pwedeng umalalay kay Brother Wilfred? Di i-check natin yung sarili natin, baka ako yun. No? Baka pwede ako dyan. No? But always remember, basta pag andito tayo, we must give it to Jesus. No, kalimutan mo na yung sarili mo. No, kasi diyan napapahamak ang tao. No, sa simpleng bagay lang. We say praise the Lord. Daanan ko lang yon. No, si Brother John. No, si Sister Rachel. No, sino pa diyan? Yung may mga lakad dapat ngayon. No, na kasi bukas na yung mga bukas na yung Tagaytay, bukas na yung Baguio. No, nagbukas na sila pero yung Tagaytay nagsara ulit. No, sa dami ng dinagsa ng tao. No, huwag tayong mainggit diyan. Huwag tayong sila bukas na sila. Bakunado naman ako, kumpleto na. Bayaan mo sila diyan. No, ang Baguio andiyan lang yan. Tagaytay andiyan lang yan. But today we have chosen a good part. No. Napili natin ang good part na ito. No. No. Anytime makakapunta tayo dyan, huwag kang mag-alala, Brother John. Sabihin mo na lang sa boss mo, Sir, pwede naman ako ma-promote dito sa Pilipinas. No. Hindi lang sa Hong Kong. No, gawin mo akong area manager buong Bulacan. No. No. Pray natin yan, baka magkatotoo. No. No. And every decision natin, yun ay ginawa natin para kay Jesus, sigurado yun. No. Huwag tayong mag-waver, huwag kang mangamba. Pero ano eh, no, lust of the flesh, lust of the eyes, the pride of life, yan lahat ang ino-offer sa atin ng mundo, no, ni Satan. No. Number one, pag ikaw may career, pag ikaw may trabaho, i-offer niya kaagad sa'yo, ang laki ng sweldo. Si Brother Roland, no, laki ng offer din nun. No, ang laki ng sweldo. Ganun agad ang ibabalandra sa'yo. Bakit? No, marami na akong mabibili, another kotse, another bahay, another lupa, another barong, another lahat ng gusto mo, pwede mong magawa. Lahat ganun ang ino-offer. No? But on the other side, kaya para kang mabubulag pansamantala, sigurado si Brother John, mga ilang minutes, nag-isip yun. No?
ang laki nito. No? Baka pagalitan ako ni Sister Rachel pag sinabi kong hindi. No? No? Buti, suportado. No? Because we know our ground. No? We know where we stand for. We know our principle. No? Because yan ang ino-offer ng mundo eh. Pag pinatulan mo yan, masaya ka ngayon. Totoo yung sabi ni Sister Kate, right now Hong Kong or Hong Kongers, yung mga nakatira sa Hong Kong, they are now migrating to the UK. No. Sa United Kingdom, bakit? Hindi na nila matiis, masikmura ang Hong Kong sa ngayon. Kaya marami sa kanila pumupunta na ng UK. No, ganun. But we always have chosen a good part. Sige lang. Kasi from time to time, ganyan ang mangyayari, Brother John. No. Pag sa oras na ito, nagipit ka, biglang papasok sa isip mo, kung pinatulan ko kaya yun, sana wala akong problema ngayon. No. May mga ganong thinking, but never, no, never waver. No. Nasasabihin mong, nagkamali yata ako sa desisyon ko, no, God is watching. No. At hindi siya nagpapabaya. No. There are times, nung time na, mamaya buksan natin to, kasi importante to eh, pagdaanan natin, mahaba pa naman yung time natin, and we're all excited. No. Nung umalis ako sa Malacanang, no, after ng kasal namin ni Sister Cheryl, umalis ako sa Malacanang, wala na akong trabaho. So, siya na ngayon ang nagpapakain sa akin. No, mabaliktad, ano? Sabi ni Sister Cheryl, siguro na, isana ko ah. No. Because during that time, umalis akong trabaho, hindi naman ako sinabihan ni Pastor na umalis ka dyan, na ganito gawin mo, wala. It is my personal decision. Sabi ko lang kay Sister Cheryl, gusto kong kung ano ang maibigay ko na time sa church, sabi ko, yun lang. So, sabi ko, suportahan mo ba ako? Sabi niya, sige, kung saan ka? Sabi niya, doon ako. Eh, sabi ko, at least, ang desisyon natin ay pareho. No, kung ano man ang mangyari sa dulo, sa gitna, huwag tayong magsisihan. No, kasi desisyon nating dalawa ito. Tingnan natin. So, for 6 years, ganun ang takbo. No, pero hindi lang naman ako nakahilata sa bahay eh. No, kung mayroong gagawin sa Greenwich, maghugas ng toilet bowl nila doon, maglinis ng mga wall ng CR nila, lahat. Tapos pag may gagawin dito sa church, punta ako rito, no, without asking na bigyan niyo ako ng pamasahe, ganun lahat. No, never. No. Anong kailangan natin mga kapatid? Basta gawin mo lang yan kay Jesus. No, ang Diyos nakatingin eh. Hindi kailangan na gumawa ka ng kondisyon. No, Lord, bigay ko buhay ko sa Diyos. Give me this, give me that, give me this. No, no. Do it first for the glory of Jesus. So, after 7 years naman, no, or after the 6th year, eh, may trabaho na ako. Sabi ko, Lord, thank you, on the 7th year. May free na ako, free. But there are times, nung panahon na yon, sabi ni Sister Cheryl, sobrang sakit na ng ulo ko. No, bakit? Hindi ko na alam kung saan kukuha ng pambayad. Mga bills, mga ganito. And there are times, makikita mo, misis mo, ganun ang problema, wala kang maibigay, wala kang maiabot, sobrang sakit sa ulo. Kaya pag kayo single, wala kayong problema. No? Okay, okay yon. But there are times na ganun. At minsan, pabalik-balik yung isip, yung temptation na magtrabaho na lang kaya ako. Kasi hindi ko na kaya ang sitwasyon niya. Sobrang hirap. Saan kukuha ng additional na mga pangangailangan? Sobrang hirap. Pero bumabalik sa isip ko nung time na yon, kaya nga ako umalis ng trabaho tapos babalik ako ng trabaho. No, para saan? No. And God, alam ng Diyos kung anong mga desisyon na ginagawa natin sa Kanya. At makikita naman natin at masasabi natin pagdating sa dulo, Lord, thank you for that decision. No, na ibinigay mo sa amin. Just stand for it. Huwag tayong malungkot. Huwag tayong, kasi from time to time, dadaan yan. Sana ganito, baka tama yung desisyon, ganito, mukhang mali desisyon. No. Basta ginawa mo yan para sa Diyos, sigurado. No. Ang Diyos natin, hindi nagpapautang. No, and He's with us. No. We say praise the Lord. Thank you, Jesus. No. 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 Let's open our Bible in the book of John. Thank you, Jesus. John chapter 6, verse 26. Marami palang nabuhay ng mga kaluluwa sa panahon ng araw ng mga patay dito sa church.
Sila Sister Kalin, sila Sister Kate, ang dami palang magkakasama halos na mga panahon na yan. And we are glad our soul is alive. Verse 26, Jesus answered them and said, "Verily, verily, I say unto you, you seek me, not because you saw the miracles, but because you did eat of the loaves and were filled." Sinabi ito ni Jesus Christ doon sa mga tao na sumusunod sa Kanya dahil nakita nila kung paano pinakain ni Jesus Christ yung 5,000 ng mga tao. No, by 2 fishes and 5 loaves, nakita ng mga tao ito. So ang plano nila, no, napursahin si Jesus at gawin nilang king. No? So si Jesus naman umiiwas, although yun ang katotohanan that Jesus is the king of the Jews. No, pero that is yun ang panahon na hindi pa time, no, na dapat mangyari yan. But time will come, no, in the millennial reign of Christ. God will andyan sa Jerusalem as king. We pray for a while. Lord, we are so thankful for giving us this time, this opportunity. Thank you for the good health sa aming lahat, Lord, na kami ay nakarating dito sa church ngayon. Always bless your word. Lord, you know our every decisions. Thank you. Be with us, Lord Jesus. Kung anuman ang mga questions sa aming mga puso, Lord, ikaw ang bahalang sumagot through your word, Lord Jesus. And Lord, we praise you, we thank you. And always, Lord, remember yung kalusugan ni Pastor, Lord Jesus. Lord, we thank you. We do this to glorify and magnify your name. In Jesus' name, amen. The title of our preaching, Bread for All Season. No. Bread for All Season. Sa mga nauna-una na sa atin, pagdating sa showbiz, meron tayong star for all season. Star for all season. Vilma Santos. No. Superstar. Megastar. No, lahat na lang may star. No. But ang problema ng tao, no, bread. Anything na nilalagay natin sa bibig, nakakain, na-absorb, no, either cakes, cookies, chocolates, ham, soft drinks, lahat, no, ice cream, mga lechon, lahat, no, are considered bread. No, bread means stuff of life. No, lahat ng pumapasok diyan. So, ganun ang nangyayari sa atin. No, lahat. Isa pa pala, pag kumain tayo ng chocolates o matamis o ice cream, pagkatapos nyan, no, maya-maya, natin ng tubig para ma-wash out, no, yung lahat ng pwedeng, kasi maya-maya, makati na yan dito, iba na yung pakiramdam mo, tapos maya-maya, hindi ka napapasok dahil inuubo ka na, yung pala, tsokolate lang, yung pala, matamis lang. No? So, kagad yan tubig, pero sigurado, kung makaiwas, iwas na lang muna. No? Ha? Wag daw chocolate, cakes na lang daw. Verse 27, labor not for the meat, ito, which perisheth. No. No. Wag nating pagtrabahuan ng gusto, wag nating pagsumikapan ng gusto yung mga bagay, you know, na nabubulok, nasisira. You know, minsan ang tao doon nakafocus, no, sa mga bagay na ito. But for the meat, which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you. For Him hath God the Father sealed. No? Kung hindi doon sa pagkain, no, na siyang tatagal into everlasting life. No? Sabi ni Jesus, yun ang pagsumikapan ninyo, huwag yung mga bagay na kakainin mo ngayon, maya-maya, mabubulok lang, kahit naka-freezer pa yan, after ilang days, hindi mo na rin makain, masisira na rin. Sabi niya, lahat ng yan, walang kwenta yan. Sabi niya, dito kayo mag-focus sa mga bagay na umaabot, no, hanggang everlasting life. 28, then said they unto him, "What shall we do that we might work the works of God?" Jesus answered and said unto them, "This is the work of God, that you believe on Him whom He hath sent." No? Maniwala kayo doon sa kung sino yung kanyang pinadala. They said therefore unto him, "What sign showest thou then, that we may see and believe thee? What dost thou work?" Our fathers did eat manna in the desert, as in the
as it is written, He gave them bread from heaven to eat. No, ang tao na walang pananampalataya sa Diyos always will seek a sign. No, Lord, paglabas ko diyan, pag lumingon siya, siya na ba? No. No. Lord, paglabas ko diyan, no. Always seeking a sign. No. Eh paano kung wrong sign 'yon? Paano kung mali na sign 'yon? No, yung pala, yung napuntahan mo, yung sign na accident prone area. No. Tapos ka doon. No, danger. No, electric shock, high voltage, patay ka nun, Brother Larson. No, disgrasya ka talaga nun. So marami, ang tao na walang pananampalataya, lalo na sa Diyos, always will seek a sign. No. Pero iba tayo mga kapatid, we don't need a sign para magtiwala sa Diyos. No, hindi natin kailangan ng sign. No. Lord, pagalingin mo ako kasi pag malakas na ako, pupunta na ako sa church. Eh paano kung hindi ka pa rin gumaling? Hangga't di ka gumagaling, hindi ka pupunta sa church? No, dahil hindi ka pa magaling? No. So always, ang tao o gawain ng mga pagano ang ganitong klaseng bagay. Verse 32, then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Moses gave you not that bread from heaven, but my Father gave it you the true bread from heaven. Kinlaro ni Jesus Christ, na yung kinain ninyo, bread from heaven, which is manna, sabi niya, hindi si Moses ang nagbigay nun sa inyo o nagpakain, kung hindi yung tatay ko na andoon sa langit, siya ang nagbigay niyan sa inyo. No, for the span of 40 years, no, pinakain kayo ng manna, no, libre lahat, no, wala kayong nakuwang sakit dahil sa manna na yan, what kind of food, no, na yun ang kakainin mo. Every day, yun ang kakainin mo, hindi ka magkakasakit. No, kahit anong gawin mo, kahit ubusin mo pa yan, sapat sa'yo, hindi ka magkakasakit, no, magiging healthy lagi ang katawan mo. No, anong klaseng pagkain ito? Bread from heaven, manna. No, sa ngayon, kahit gulay pa ang kakainin mo every day, sabihin mo, vegan ka. No, hindi ka kumakain ng mga karne, vegan ka, ganun. Healthy, pero gawin mo yan araw-araw, maya-maya lang sukang-suka ka na. No, ganyan na naman. No, healthy ito eh. Kahit healthy pa yan, kung araw-araw, umaga, tanghali, hapon, merienda, tanghalian, ganun pagkain mo ay talagang magsasawa ka. No, may impatsyo ka pag yun lang lagi, mawawala ang panlasa mo. No, pero iba ang mana. No, mana is their food in the wilderness during the time of Old Testament, but right now we have the Word of God. No, which is our mana every day. No, ang mana, no, yung Word of God na hinihigop, na kinakain natin sa ngayon, walang impatsyo ito. No? At hindi tayo nag-aagawan dito. No? Maraming mga tao sa ngayon, no, sa feeding program, sa ano tawag doon, yung mga rasyon, mga ayuda, yung mga tao dyan, no, nagsisiksikan, nagbabangayan, nagbabanggaan para lang makakuha ng 2 kilong bigas, 5 pirasong sardinas, 5 pirasong noodles. Pag-uwi mo ng bahay, may virus ka na dahil sa 2 kilong bigas. No, ganon ang tao. No, lahat pinoproblema yung tungkol sa bread na yan. No, but God has given us a bread which we need every day. No, a bread for all season. No. Minsan sabi ng mga bata, Papa, kailan kaya tayo makakakita ng snow? No. Snow, ha? Andiyan, manood ka sa YouTube, maraming snow. No. Snow daw. No. Maraming season. No. Sa atin, 2 lang. Dry and wet season. Sa iba, may autumn, may fall, may spring, may winter, may summer. No. Marami sila. Pero lahat ng yan, mga kapatid, no, ang tao walang satisfaction. No. Maraming mga tao, ano, kakain ka ng marami, magkakasakit ka rin. No. Kain kang konti, maya-maya nalipasan ka ng gutom, magkakasakit ka rin. Kain ka sa mamahaling restaurant, no, celebrity chef pa ang nagpe-prepare niyan. Kakain ka sa turo-turo, sa bangketa, maya-maya, pareho lang ang labas niyan. No? Depende na. No, pareho ang labas. No, walang pinagkaiba.
No? Ang tao kakain ng masarap, magkakasakit pa rin. Yung tao kakain ng ganitong mga bagay, magkakasakit pa rin. So lahat halos pareho lang. No? Walang pinagkaiba. No? No? Ganon ang sitwasyon natin ng mga tao. Pero alam niyo mga kapatid, tayo pala pag kumakain, no? Always, no? No? Ang span pala ng oras ng kain natin, 15 minutes lang. No? It's turning, ano? Pag umpisa mo, mag-count ka na ng, okay, 15 minutes, dapat tapos na ako. Bakit? Pag kumain pala tayo sa oras na yan, yung chan natin, no, yung mga cells dyan, yung mga, no, pag umpisa kang kumain, nagbibilang na pala yan, nagka-count na pala yan. No, na maya-maya, after 15 minutes, magbibigay na siya ng signal sa mind natin, sa utak natin, okay, you're done. No, tapos ka na. Kaya pala sinasabi rin natin, pag kumain ka, dahan-dahanin mo lang. Para umabot ka sa 15 minutes, kahit kasi pag umabot ka na sa 15 minutes, magsisignal na yan automatic na okay, busog ka na. Kaya pag ang tao kumakain, tapos may patayo-tayo, may palakad-lakad, may inaayos, mamaya pag upo mo, wala ka ng gana. No? Kasi ganun ang nangyari. Pero anong ginagawa natin madalas? Lampas na yung 15 minutes, hayaan mo yung oras dyan, tira pa. No? No? Hayaan mo yan, andyan lang naman ang oras. So, buffet to, no? So, nagsisignal na yung sa brain natin, nagsisignal na, okay, tama na. No? Pero ang ginagawa natin, sige, tuloy lang ng tuloy. Ganun pala yun. No? How wonderful our God is. No? Na pati yun, may mga ano tayo dyan, mga senses natin na hindi lang natin minsan pinapakinggan. Pero yun pala, kaya sabi, dahan-dahan, pag kumain, tunawin mo yan para maya-maya no, maayos yung... Eh minsan busog na tayo within 15 minutes, tira pa tayo ng tira, ganun, kasi naramdaman natin hindi pa full, no? Parang alam niyo yung compartment ng kalabaw, yung compartment ng kalabaw apat, no? Pag napuno yung isang dito, may extra pa sa rito, may extra pa sa rito, may extra dito. Eh tayo isa lang eh, no? Pag napuno ito, talagang puno ito. So we say praise the Lord. So anything, mga kapatid, no? Ang tao walang makain, gutom. Ang tao maraming makain, no, reklamo pa rin. It's all about bread. No? Pero sa Matthew chapter 4, verse 4, tingnan natin. Matthew chapter 4, verse 4, daanan natin saglit. No? Verse 1, umpisa natin. Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward and hungered. And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Ano ang pinakamabisang pangontra mga kapatid sa temptation? Walang iba but the word of God. No, walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. No. That is why pag tayo, no, ang tao, mayaman, mapera, ang daming nire-request na kainin, kung ano-ano pwede niyang kainin, pero ang tao, gutom pa rin. No. Pero ang tao, hindi pa rin masaya. No. Magulo pa rin ang buhay. Bakit mga kapatid? Lahat ng kinain niya will not satisfy the need of the soul. Hindi yon makakasatisfy kung ano ang pangangailangan ng kanyang kaluluwa dahil yung kanyang kinakain lagi para lang sa physical. No, para lang sa katawan na ito. Dati ganun tayo, busy lang tayo lagi. Hindi pa tayo nakareceive ng Holy Ghost, hindi pa tayo nabaptize in Jesus' name, wala pa tayo sa church. Saan tayo busy? Sa sarili lang natin. No, ang buhay natin umiikot lang sa career natin, sa pangarap natin, sa kotse, sa bahay, sa lupa, sa cellphone, sa lahat, no, doon umiikot ang takbo ng buhay natin without knowing that we have a soul na kailangan palang ayusin. No. Tayo na mga lalaki, simple lang, no. No, makasuot kami ng ganito, okay na. Yung sa babae, medyo problema. From head to toe. No. From hair to head to toe. Yan ang problema ng mga babae. Mag-umpisa sa buhok, ang daming klase ng shampoo ang kailangan. Ang daming klase ng conditioner na kailangan. Kami, kahit walang shampoo, okay lang. No, Jessa lang, okay na. No, pag naubos pa ito, mas okay, wala kaming kailangan. Di ba, Brother Lars? No? Mas okay. No.
Ang daming, ang buhay natin before we came to church, napaka-komplikado. Napaka-salimuot. Isipin mo lang yan, ikaw babae. No, sa mga kababaihan natin, pag ang ways nyo before, kagaya pa rin dati, no, just imagine. No, paglabas mo palang bahay, punta ka ng opisina, makikita mo dyan, minsan sa bus, sa MRT, makikita mo doon pa lang, dahil sa pagmamadali, doon nagsusuklay. Nakikita nyo yan, no? Doon nagsusuklay, doon nagli-lipstick, kasi no, late na sa trabaho. No, ang dami, ang gulo ng buhay, no, from head to toe. No, anong klaseng, no, hindi ka pa nakontento, itim na yan, lagyan mo pa ng kulay, tapos may kung ano pang gawin, pagtapos mo na dito sa buhok, mamaya yung kilay mo na naman. No, no, yung kilay na maayos, tatanggalin, tapos bibili ng mga lapis. Tapos, pwede siguro dyan yung pastel, no, para mas dark yung kulay. No, no, may eyeliner, hindi ko alam yung mga ano na yan eh. No, lalagyan, tapos mamaya, no, lahat na lang, hindi pa makontento, yung ilong, ipapaayos pa, papa-injeksyonan dito, lahat, yung lips ko mukhang hindi maayos, aayusin din, for what? No, lahat, ganon, tapos pag okay ka na rito, ano ang ilalagay ko rito na maging okay, ano ang isusuot kong damit para pag tinignan nila, no, talaga namang attractive ako, yung palda, pantalon, lahat, hanggang pagdating, may manicure, may pedicure, no, anong kulay, ilalagay, napaka-komplikado. No, doon pa lang, ubos na ang oras natin. No, but God made it simple. God simplified it. No, no, by what, mga kapatid? He has given us the Holy Ghost. He has given us, no, we are baptized in the name of Jesus Christ, that our life will be simple. No, na maging simple lang ang ating buhay. No, kaya huwag niyong ano, mga kapatid, lalo na sa mga our dearly beloved mga kababaihan, no, huwag kayong paapekto dyan sa labas. No, no, just remember, ilang taon si Sarah. No, God promised to Abraham at age of 75. Sarah was 65. Pumunta sila ng Egypt. Ilang taon na si Sarah nun? Sabi natin, 65 plus. No, kasi umalis sila ng Ur of the Chaldees. Sa 65 siya, Abraham 75, pumunta sila ng Egypt. Pagdating sa Egypt, ano ang sabi ng mga rulers, ng mga princes doon? Ang ganda ni Sarah. At age 65, 67, 68. No? Ganong edad, ang ganda pa rin. Nagustuhan. Kaya nga sa takot ni Abraham, sabi niya, sabihin mo na lang na ano tayo, ano ba yung mag-sister? No? Sabihin mo na lang, mag-sister tayo, hindi tayo mag-asawa kasi papatay nila ako pag nalaman kasi kukulong ka nila sa akin. Remember, at that age, no, yung mga tao na naglilingkod sa Diyos, do not underestimate, mga kapatid. No, ayusin natin ito, no, hindi sa para ipakita, but the Word of God, the Holy Ghost, is always radiating within us. Nagra-radiate yan. Ipapakita ng Diyos yan sa ibang tao na makikita, bakit iba ito? No, bakit ganito ang ways nito? Imagine, ganun ang edad ni Sarah, magugustuhan pa siya. Iba tayo, mga kapatid. No, we are peculiar people. No, we are different. No, yon ang nakita nila. No, kaya hindi mo dapat, no, mabuti sana kung si Sarah nung time na yon, nasa 25, 26, 27, 30, akala mo, yun talaga, makikita mo, Bathsheba ito. No? Talagang gandang-ganda ito. Pero well, si Sarah, no, iba mga kapatid. No, God has given us the Holy Ghost. No, we are baptized in the name of Jesus Christ. Dugo niya ang binayad nito. Huwag nating i-underestimate yan, no, mga influence ng mga tao dyan sa labas na dapat ganito. Doon pa lang. Pag ang tao masyadong ma-influensyahan dyan sa labas, sa pananamit pa lang natin, eh bakit ang buhok mo ganyan lagi? Doon pa lang kung hindi mo alam ang tayo mo sa Diyos. Every day pagpasok mo sa opisina, lagi kang malungkot, laging magulo ang buhay mo. Bakit? You are very affected kung ano ang sinasabi ng tao. No, bakit ka naapektuhan? No, dahil hindi mo alam kung anong tayo mo sa Diyos. Pero kung alam mo, mga kapatid, alam natin kung anong tayo natin sa Diyos, kahit anong sabihin nila diyan, we are still standing. No. No. Bahala sila diyan kung ano sabihin nila. Dahil sila walang consideration sa Diyos, pero tayo mayroon. No? No? Because God is always watching us. No? Tinitingnan tayo ng Diyos, mga kapatid. So dati, ganun, busy tayo sa buhay na yan. All about physical.
Pag ganitong age, dapat may 1 million na ako. May kotse na ako. Ganyan. Lahat busy tayo dyan. Wala tayong pakialam sa kaluluwa natin. No? Kain ka dito, buffet. Mamayang gabi, kain ka. Pag mayaman ka, no? Doon ka magtatangalian sa Hong Kong. No? Hapunan mo mamaya doon sa Singapore. No? Yung breakfast mo, no? Sa Cebu naman, no? Cebu Lechon. No? Lahat ganun ang takbo. All about physical. Pero kung ang tao nag-iisip, wala pa rin kabusugan, walang nangyari sa kanyang ginawa lahat. Bakit? Only the Word of God can satisfy our soul. No? Wala nang iba pa, mga kapatid. Only the Word of God. No? No? What shall profit a man if he gain the whole world, no? But loses his own soul? No? What shall he give in exchange for his soul? No? Wala talaga. Pero ano ang sabi niya? For the Word of God is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. No? Kaya hindi natin ma-impress ang Diyos. No? Hindi natin siya mabidahan. No? Lord, ganito. Lord, ganito. No? No? Ganito ako, Jesus. Ganyan. Hindi natin maibida yan sa Kanya, because kitang-kita, no, sa harapan ng Diyos mismo, and we are so thankful to God. For He has given us this opportunity, He has given us this privilege, no, na makita natin na ang buhay natin hindi lang umiikot sa physical. No, mayroon tayong kaluluwa na dapat ayusin. At ang pagkain ng kaluluwa natin, walang iba kung hindi Word of God. No, kaya minsan nakakalungkot pag sinabi ng tao, pag sinabi ng brethren, na brother, malungkot ako, brother, ganito ang aking sitwasyon. And why do you feel that? No. Bakit mo nararamdaman yan? No, study the Word of God. Baka wala kang kinakain ng Word of God. No, no, ano ang ginagawa mo every day? An idle mind is a workshop of evil. No, pag ang isip natin walang ginagawa ito, nakahilata ka lang dyan, wala kang ginagawa, hindi ka busy, maya-maya lahat ng negative papasok na sa isip mo until such time. Bakit? Ano ang nangyari? Brother, kumakain naman ako every day, sa umaga lechon, sa gabi ham, sa tanghalian, ganito. Pero bakit payat pa rin ang pakiramdam ko? Because you are not eating the Word of God. No. 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 Sabihin mo, okay naman yun ha, may pera naman. Okay naman ang kanyang sitwasyon. Bakit ganito ang nangyari? Bakit biglang nawala? Bakit biglang naglaho? Akala natin minsan sa mga tao, ganyan ang kanyang sitwasyon. No. Okay siya. Pero ano ang importante, mga kapatid? No. May papakita lang ako. No. Because, no, during the time of pandemic, no, mas lalong dumami ang tao na nagugutom ngayon. No. Sobrang dami. And we are so thankful to God na hindi natin naranasan yan. No. Sobra-sobra pa, mga kapatid. No. Ang iba nagre-reklamo, no, thank you, Jesus. Ang iba reklamo, walang trabaho, walang makain. Pero ang pinoproblema natin, kung ano ang uunahin. No, ganun ang problema. Iba tayo sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Pero, maraming mga tao, sabihin ganito, ganyan, nangyari, walang-wala talaga. 21 yung anak ko, wala kaming makain. 21 pa naman ang anak mo eh. No, wala ka talagang makain yan. Anong trabaho mo? Sa bahay lang po. Ay, talaga naman. No. No. Ganun ang pwedeng mangyari. No. No. Sobrang gutom. Pero how much ito, mga kapatid, gusto ko lang ipakita. No. Ano ang interpretation nyo dyan? No. This was taken parang 1993. Ito ay sa Sudan. Nung time na ang Sudan ay sobra ang famine, sobra ang gutom na kanilang naranasan, ito kinuha ni Kevin Carter, a photojournalist, no, a South African photojournalist. Ito na panalunan niya as Pulitzer Prize sa picturing, sa pictured photography. Ito siya ang kumuha nung time na ito, tapos sinali niya sa Pulitzer Prize, no, sa journalism, at siya ay nanalo ng award, yung Pulitzer Prize nga, dahil sa pagkuha niya ng photo na ito. No. Ano ang ano rito? Ang title nito, The Vulture and the Young, or The Vulture and the... ano nga yung Brother Roman? The Vulture and the Little Girl. No.
Pero nalaman nila, hindi ito babae kung hindi ito ay lalaking bata. Yung bata, pupunta ito sa UN feeding program. No? Sa sobrang gutom ng bata, wala na siyang magawa kung hindi ganito na lang. And the vulture is waiting for her to die. No? Yun ang trabaho ng vulture. No? Nakikita ng vulture kung sino na ang malapit mamatay, tatambayan ng vulture yan. Pag natambayan ng vulture, maya-maya, pag namatay yung babae o yung batang lalaki ito, ang unang uunahin niya yung mata. Kasi malambot yun eh. Pagkatapos yan, laman loob. Ganon ang gagawin. But after 4 months na napanalunan ito ni Kevin Carter, after 4 months, he committed suicide. By carbon monoxide poisoning. Bakit niya ginawa? Because he was severely traumatized by this picture. Sobrang matindi. No, hindi siya makatulog, hindi no, na-traumatize siya sa picture, although dito siya nagkaroon ng award, dito siya nanalo, pero ito ay nagbigay ng matinding depression sa kanya dahil yun lagi ang bumabaray na sa isip niya every time makikita niya ito. No, the vulture is waiting spiritually for people na malapit ng mamatay. Spiritually, souls that are waiting to die, ang vulture andyan lang sa gilid. No, that is why we need to take this bread. Bread from heaven. We need the word of God, mga kapatid. No? And we must not allow. Huwag nating hayaan na mangyari ito sa kaluluwa natin. No? Na yung akala mo, okay ka. No? But spiritually, our soul andyan na halos hindi na hindi, dito na laman kung anong nangyari sa batang lalaki na ito. No? Waiting for him to die. For him to die. Ganun na lang ang nangyari. Huwag nating hayaan na mangyari yan sa kaluluwa natin, mga kapatid. No? Because the vulture was the... Ang vulture, andyan lang. No? Satan is like a roaring lion seeking whom he may devour. No? Huwag nating ipakita na no, ito, ang mga lion, alam din nila kahit 100 yung tupa dyan, 100 yung baka dyan, alam ng lion kung sino ang pinakamahina. No? At yung pinakamahina na yan, yun yung kanyang target para pag napuntahan niya, doon patay talaga. No? Dahil alam ng tiger kung sino yan. No? Yung lion, alam niya kung sino yung mahina na yan. And we must never allow, mga kapatid, na mangyari sa atin yun, yung ganong klaseng sitwasyon. Bakit? They died because of hunger. No? Ang word of God, no? Every Sunday sa bahay natin, andito na lahat, no? We must appreciate the word of God. No? Because this is a bread. Ano ang sabi dyan ni Jesus no, mamaya? Sabi niya, ito ang bread, ito ang word of God na ibinigay niya sa atin na pagkain ng ating laman no, na hindi tayo magugutom. No, at ito ay talagang kailangan ma-absorb natin, mga kapatid. No, and we must never allow na mangyari yon. Bakit? No, sabi ko nga kanina, the vulture is just waiting for us to die. No, at ang word of God na mayroon tayo, hindi tayo nag-aagawan dito. No, ito ay buffet style. Buffet ba yun, Brother Lars? No? No, take as much as you can. No, wag nating, yun bang sinasabi natin, pag ikaw ay masyadong mapili, pag tinapon yung word of God, ayun, para kay sister talaga yun. No, no. O yun, yung sinabi ni Brother Sam, para na naman kay Brother Larry yun. Pag uwi mo, wala kang nakuha. Inaantay mo kung kailan tatama ang sayo, lahat na ibigay na, napamahagi na, pag alis mo dito, you are empty. And the vulture is just waiting outside. No? Kaya maya, magugulat na lang tayo. What happened? Akala namin, okay. Yes, spiritually, physically, nakatayo. Pero sa araw-araw, na walang nakakain na word of God. No? No? And the word of God in the pulpit is not sapat. Hindi sapat para sa pagkain natin. That is why, sabi dyan, daily bread. No, araw-araw, tayo mismo ang manguha. Walang proxy sa pagkuha ng mana doon sa wilderness. Everyone must get. Bawat tao kumuha ng mana doon sa wilderness, kung anong pangailangan mo sa araw na yan, kunin mo yan. No, walang proxy doon na ikaw muna kumuha ng akin kasi medyo tinatamad pa ako. No, wala, mga kapatid. That is why the word of God is very important to us. And we are so thankful to God. No, dahil ngayon, masabi natin, no, dito, walang impacto ang word of God eh. No, sa ibang pagkain, mayroon.
Mamaya, marami tayong pagkain dyan, kung anong mga baon natin, kung anong mga orders natin. Pero pagtingin natin, pinipili lang natin kung anong makain natin dahil mamaya, no, pag 20 to 30 ka, pwede pa yan. Banat ka lang ng banat, walang problema yan. Pagtingin mo sa pagkain, walang kalaban dyan. No, pero pagdating mo ng 30 pataas, mag-ingat ka na. Kasi pagtingin mo dyan, kalaban ito. O ito, kaibigan ito. No, ganun ang paningin mo sa pagkain. Dahil pag nagkamali ka, tapos ka. 2 to 3 days mong dadalhin yan. Yung acid na yan, maya-maya magulo na isip mo, masakit na, hindi ka na makaperform ng trabaho dahil sa acid. At ang isa pa pala, no, sabi dyan, malaki pala ang naitutulong din pag tayo natutulog ng pa-left side. No, yung natutulog kang na tagilid, left side ito. No, no, number one, talaga palang natatanggal acid mo, nababawas ang acid mo, no, nakakatulong siya, tapos pati pag dating mo sa umaga, mas mabilis ang iyong pag-release ng mga dumi. Dahil ang sabi nga dyan, lahat pala ng left side natin na ito, yung mga waste product natin dyan, andito para lahat nakapwesto yan. So, kung nakatagilid kang ganun, lahat ng nandito sa right side mo, hindi na siya mahihirapan para i-distribute dito sa left at ilabas natin, no, dahil by full of gravity. No, habang natutulog ka ganun, so napapadali. So, nakakatulong sa atin yung ganung bagay pala, no, pati dyan, no, spiritually, no, wala nang iba pa, mga kapatid. So we say praise the Lord. No. So thank you, Jesus. The Word of God, no, ang Word of God lang, kaya marami dyan eh. No. Ang Word of God lang ang nakakailam kung anong pangangailangan ng ating kaluluwa. No. At saka huwag na tayong denial. No. No. Huwag na nating ipasa sa iba. No, pagpunta natin dito sa church, yung isip natin, naka-ano na yan, naka-set na yan, no, naka-tutok na yan na whatever, no, anong Word of God kailangan ma-absorb ko. No, lahat kailangan makuha ko. No, walang impatso ito, mga kapatid. No, hindi ka ito maano. Yun bang, eh brother, sobrang-sobra na. Pasalamat ka pag sobra na higop mo na Word of God. No, kasi pag wala kang nahigop na Word of God, tapos ka talaga. The vulture is just waiting. No. Ang vulture at saka ang mga wolf, magkaibigan yan. No. Paano makakain ang wolf? No. Kaibigan niya yung vulture. May partnership sila. May teamwork. While the vulture is flying, especially sa mga snowy area, no, ang vulture lumilipad. Habang lumilipad siya, ang wolf nakasunod sa kanya. Bakit? Ang vulture ang kanyang watcher, kung saan ang may mga patay na carcasses, kung saan may mga malapit nang mamatay na mga hayop, no, doon nakatingin ang wolf. Kaya maya-maya, pag lipad ng lipad yung vulture, maya-maya pag nakita na pwedeng i-hunt dahil nakita ng wolf na ito ay mahina, hahantingin ng wolf yon. Pag napatay niya na, kakain yung wolf, pagkatapos niyang kumain, maya-maya aalis na yung wolf, papasok yung vulture. Teamwork. No. No. Satan is like a roaring lion. No. Andyan lang siya. No. Lahat ng pwedeng mahina, pwede niyang atakihin, but we will never allow, mga kapatid, na pwedeng mangyari yan sa atin. No. Huwag nating ipakita sa kanya na tayo ay nanghihina. No. Kahit naguguluhan ka, kahit nanghihina ka, no. Dati marami tayong naranasan, pag wala kang pamasahin, hindi ka makapunta sa church, gawin mo lahat ng pwedeng gawin. No. Sila ni Brother Norman dati, ultimo yung grills nila, tinanggal eh. No, yung grills nila sa bintana, tinanggal, tapos binenta para lang makapunta sa church. No. Lahat tayo may experience, no, during our early days sa pag-umpisa natin sa paglilingkod sa Diyos, pero ni minsan hindi pa tayo pinabayaan ng Diyos, mga kapatid. No. Natural yun, mag-uumpisa ka talaga. Because nagtatanim ka pa lang eh. Pinapakita pa lang natin sa Diyos ang ating, na Lord, sige, maglilingkod ako sa iyo ngayon. Lord, bakit wala akong pamasahe? Alam ba ng Diyos yan? Alam. No. Ginawa ko na lahat, wala pa rin. Alam ba ng Diyos? Alam. And sometimes God will allow it to happen. No, para makita niya kung ano ang reaksyon natin. No. Anong gagawin mo ngayon? Inaranasan natin nung time. Nagbenta nga ako ng mga lumang libro, mga gulong, pinagdadala ko sa junk shop para lang magkaroon ako ng pamasahe papunta rito. No? Doon pa ako sa Bitocross nakatira.
nung maka-MRT ka lang, okay na yun. Pagdating dito, magkano yung pinagbintahan dun sa junk shop, ang importante makarating. Ang problema naman ngayon, Lord, yung pabalik. Willing naman ako maglakad na. At saka naranasan ko rin. Pagdating dyan sa may Manila City Hall, hanggang dun lang ang pera ko. Manila City Hall hanggang Bito Cross sa may Lasal, malapit-lapit na lang yun, no? Sabi ko, mag-ano na lang ako. No, kunyari, naglalaro. No, yung nagsisipa-sipa. No. O, kunyari, pagdating ko ng bahay, sabi ni Mama, Sam, bakit pawisan ka? Naglaro lang ako, ma. No. Hindi niya alam na naglakad ako mula City Hall papunta sa Bito Cross. But all for the glory of God. No. No. At doon tayo nakakakuha, mga kapatid. Kaya natin, no, pwede nating sabihin, time will come sa mga sumusunod pa sa atin. Pag nagreklamo sila, brother, ang hirap, no. No. Sister, ang hirap, no. Sister, ang hirap talaga magpalda. Natural kung lalaki ka. Pero kung babae ka, iwan ko lang kung sino nahirapan dyan. No. No. At niminsan, no, mga basic na yan, our basic is our foundation. No. At doon pa lang sa mga basic na yan, mga kapatid, dapat alam na natin yan. No. Pag sinabing mahaba, yung sakto lang. No. Pag sinabing sa buhok ganito, wala na tayong dapat i-discuss dyan. Kasi mas marami pa, mas malalim pa ang pwede nating dapat, no, pag-aralan sa pagdating sa Word of God. No, i-continue natin ito, mga kapatid. Saan ba ako? Okay, malapit na ito. Okay, sa verse 34, Then said unto him, Lord, evermore, give us this bread. Bigyan mo kami ng bread na ito, ng tinapay na ito. And Jesus said unto them, I am the bread of life. No, iniisa-isa na ni Jesus, He that cometh to me shall never hunger. No, and he that believeth on me shall never thirst. No, hindi siya magugutom, hindi siya uuhawin ang sinumang lumalapit kay Jesus. That is why ang sabi ni Jesus, Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. No, for my yoke is easy, no, and my burden is light. No, pero kukunti pa rin ang tao na lumalapit kay Jesus. Verse 36, But I said unto you that ye also have seen me and believe not, all that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. No, for I came down from heaven not to do mine own will, but the will of him that sent me. No, para gawin yung kagustuhan, yung nagpadala sa akin. And this is the Father's will which hath sent me, that of all which he hath given me, I should lose nothing, but should raise it up again and at the last day. And this is the will of him that sent me, that everyone which seeth the Son and believeth on him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. And we are waiting for this last day to come. No. Because nobody will raise him up, or nobody, walang iba na pwedeng, no, ano kayang pakiramdam, ano? Yung... Verse 41, malapit na ito. Then the Jews then murmured at him because he said, I am the bread which came down from heaven. Hindi nila matanggap. And they said, Is not this Jesus, no, the son of Joseph, whose father and mother we know? How is it then that he said, I came down from heaven? No. Hinanapan na nila ngayon ng mali si Jesus Christ. No. Diba anak lang ni Joseph the carpenter yan? No, 'di ba anak lang ni Mary yan? Bakit ngayon sasabihin niya na siya yung the bread of life? No, I am the bread. Verse 43, Jesus therefore answered and said unto them, Murmur not among yourselves. No man can come to me except the Father which hath sent me draw him, and I will raise him up at the last day. It is written in the prophets, and they shall be all taught of God. Every man therefore that hath heard and hath learned of the Father cometh unto me. Not that any man hath seen the Father, save he which is of God, he hath seen the Father. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. No. I am the bread of life. No. Sabi ni Jesus. No. Pero pagdating sa kanila,
Hindi nila matanggap na sinabi yun ni Jesus sa kanila. But we are so privileged, we are so thankful to God with all gratitude, no, na sinabi ni Jesus, I am the bread of life. Hindi ito kontrobersiya sa atin. No? Hindi tayo nag-against that Jesus is the bread of life. No? No? And we believe that Jesus is the bread of life. No? Dahil nakita natin ano ang sabi niya, no, basahin ko lang saglit. No, verse 49, your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. No, kumain sila ng manna sa wilderness pero lahat sila namatay pa rin. No, this is the bread which cometh down from heaven that a man may eat thereof and not die. I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, which is his body, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. Thank you, Jesus, na tayo ang nakinabang ng bread of life na ito. No, no, na kahit andyan minsan ang mahihirap na sitwasyon, but because our soul is full, dahil yung ating kaluluwa ay sapat na sapat, nakakakain tayo lagi ng Word of God, kaya mahirap na ang tao matagal hindi nakapunta sa church, matagal na andun sila sa labas, gutom talaga ang kanilang aabutin. No? Talagang gutom hanggat sa manghina, hanggat sa mamatay, but we are so thankful to God dahil bago pa sila mamatay sa labas spiritually, yung kaluluwa nila, bago pa man mamatay, nakabalik na sila ulit. No? Because this is the place, no? This is our departure area. No? No? Ang airport may departure area. Doon ka pwedeng sumakay ng aeroplano. No? And this church is our departure area and we are waiting. No? Hanggang ngayon, hindi pa nag-rapture, we must continue to eat this Word of God. We must continue to eat the bread of life. Dahil mamaya, kakain na naman tayo niyan, ilalabas na naman natin yan, ganun pa rin, magkaka-acid pa tayo. But the Word of God, no, ito ay sapat na sapat upang, no, yung binibigay ni Jesus sa atin. So once again, thank you Jesus for the Word of God.